Kain po. So ito brother, ready na to. Yung so matapos yung mga walang sawang kainan, puro karne. Puro karne, nagsawa kami ni brother ngayong araw. Meron tayo ditong pinapakulong okra. So pinakulo ko na kanina yung mga ka-brother, nasa 10 minutes okay na yan. At syempre hindi lang okra yung mumukbangin natin ngayong araw. Syempre, brother. Meron din tayo ditong tilapia. Yan. Nakaka-miss yung tilapia. Gulay. Ako nga brother, Pasko pa lang naghahanap na ako ng tuyo. After ng Pasko lang. So okay na to mga ka-brother, tanggalin lang natin yan. At nagpapainit na rin tayo dito ng kawali mga ka-brother. Siyempre, pag mag-prito ka, kailangan mainit na mainit muna yung kawali bago nyo ilagay yung isda kasi baka dumikit. At tip din mga ka-brother, wag na wag kayong maglalagay ng asin sa tilapia kung hindi nyo palulutuin ngayon. Bakit? Anong mangyayari brother? Ang tendency ng brother is maglalabas yung moisture niya. Mas maganda, lagyan nyo ng asin kung iluluto nyo na. So, kaya pansinin nyo mga ka-brother, kapag naglagay kayo ng asin sa tilapia tapos nilagay nyo sa ref, pagkuha nyo, maraming matubig. So yun yung moisture or yung, alam mo yun, yung mga juice ng parang latana, parang ganun brother. Parang wala na siyang, hindi na siya ano, hindi na, dry na, ganun. Yan. Dry. So maglalagay tayo ng mantika dahil mainit na yung kawali natin. Yan, okay na yan, konti pa. Yan. Aasinan na natin yung mga tilapia. Yan. Kanina kasi pinag-uusapan namin ni brother kung lalagyan ba namin ng hiwa or hindi. So napag-desisyon kami ni brother na huwag na lalagyan ng hiwa. Oo. Ako brother, gusto ko parang medyo moist pa siya. Moist. Oo. Oh, oh. Dami nating alam ha, tilapia. So pwede na ba yan? Subukan natin. Uy, pwede na siguro brother. Wala kasi tayong thermometer eh. Pero salang natin. Dalawa lang yung kasya. Naglagay na rin tayo dito ng windshield kasi nga mahangin dito sa bukid. Malamig na yung hangin brother. Oo, oo. Mas nakakatakot pag naliligo eh. Nakakita ko ng post yung nag-i-snow na sa bawat barangay. Paano pa kaya sa Baguio brother? Yung lamig tapos maliligo ka. Siguro, hindi na naliligo yung naliligo ba naman siguro nag-iinit ng tubig. Yan. So huwag niyong gagalawin. Hayaan muna natin yan mga ka-brother. So yan, okay na to mga ka-brother, yung first batch. So salang na natin yung second batch natin. So okay na rin yung second batch natin mga ka-brother. Last batch. Okay na rin yung ating third batch. Ayan. So next na gagawin natin mga ka-brother is magigisa tayo ng Mang Tomas. Mukha nga namang Mang Tomas brother. Ano to? Boneless bagoong. So, or alubebe. Yun. Sa Kapampangan mga ka-brother, ang tawag namin dito is alubebe. Sa Tagalog, bagoong. Comment kayo mga ka-brother kung anong tawag nyo dito sa alubebe sa Kapampangan. So simple lang yan, ikikisa lang natin yan. Ayun, nakapag-iwan na tayo ng bawang. At ito yung gagamitin nating sibuyas dahil mahal. Ang dami niyan brother. Tignan mo naman to brother. Ito, para siyang onion leeks na nag-violet lang ng konti yung dulo. Okay na. Okay na. Grabe. Grabe naman yan. Ay, balita ko, ano na ngayon yung sibuyas? 600 pesos. Eh, grabe. Nung ang 400 pesos ba lang brother? Umaaray na tayo. Oo, yung pa kayang 600 pesos. Siguro, gumamit tayo ng yan. Okay na to, yung tatlong maliit na to. At eto mga ka-brother, mas sarap to sa panggisa. Mas malasa kaysa dun sa puting sibuyas. Yan, so hiwain ko muna yan.
Grabe, ang cute na sibuyas na to. Paba. Paba. Siguro ganito na lang. Yan. So kung saan tayo nagprito kanina mga kabrother, doon din tayo magkikisa. Kasi dyan yung lahat yung lasa. Nandito, pati basta lahat na, nandyan na. So gisa lang natin yung sibuyas. Tapos sunod na natin yung bawang. Yan. Okay na yan mga kabrother. Ilalagay na natin yung ating bagoong. So kaya alam muna natin medyo mag-simmer yung ating boneless bagoong. So after 10 minutes mga kabrother, mabilis lang. Mabilis lang to. Okay na to. So alam niyo ning kasunod mga kabrother. Mukbangan na tayo mga kabrother. Na-miss ko yung gulay. So mapaparami tayo ng kain dito. Kahit ako brother. Ano? Gusto niyo rin bang magkapera or kumita mga kabrother? Subukan niyo ang 1x bet. Ang 1x bet ay isang laro na pwede niyo pagkakitaan. Nasa comment section yung link mga kabrother, at alam niyo ba na pwede kayong kumita dito or magka-bonus up to 7,000 pesos sa unang cash ninyo. At fill upan nyo lang lahat ng to. Ayan. So sa under sa promo code mga kabrother, ilagay nyo lang promo code Kalina. Pagkatapos ay isave ang password at ilagay yung Gmail account ninyo. At para mag-cash in, i-click nyo lang yung deposit. Ayan. Maraming option dyan mga kabrother. Pwede kang magbayad through payment center, GCash, at pwede rin naman yung bank. At para mag-cash out naman, i-click nyo lang yung withdraw funds. Ayan. At dito mga kabrother, available pa rin yung bank at e-wallet. Paano nga ba maglaro at kumita? So i-click nyo lang yung menu, ayan, and then 1x game. Dito mga kabrother, maraming laro na pwede mong pagpilian, pero tayo mga kabrother, subukan natin yung swamp land. Tatalong ka lang dyan sa mga dahon at pwede ka nang kumita ng malaking halaga. Tulad yan, meron na tayong 43 pesos na pwede na nating i-cash out. At alam niyo ba mga kabrother, sa pag-download nyo ng 1x bet, makakatulong yan sa amin ni brother para makapaggawa pa tayo ng mga tuloy-tuloy na content. Kaya huwag nyong kalimutan at subukan 1x bet. Eto na mga kabrother. Ayan na mga kabrother. Nakakamiss yung gulay. So meron tayo dyan napakaraming okra. Siyempre yung tilapia. Excited na. Kahit ako brother. Pero siyempre, pray muna tayo. Pray muna tayo. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain na to. Lord, bless this food Lord. Bless me mga viewers namin Lord. In Jesus name pray. Amen, amen. Amen. Thank you Lord. So eto na. So ang dami langaw ah. So unahin natin yung tilapia. You know. Brother. Siyempre, meron tayo ditong bagoong. So masarap na gawin dyan brother. Lagyan mo ng kalamansi. Ay, sakto. Meron ako dito, kalamansi. Kalamansi yan. Tapos ako, trip ko, lagyan ko ng kamatis eh. Dasan mo yung kamatis. Tapos sili. Yan. Sa mga kabrother na di pa nag-aapunan or kumain, kung anumang oras nyo napanood to, try nyo gawin to mga kabrother. Sarap po. Nasa bukid ka, tapos ganitong pagkain. At saka kung madaling araw mo mapapanood to, brother, sigurado matatakam ka. Magprito ka na. Oo. Try muna natin yung okra. Nakakamiss yung gulay. Yan. Cheers tayo, brother. Cheers. Kain po. Sarap. Alam mo, nakapanibago ng lasa kasi nung Pasko, puro karne yung nakahanda. Andyan yung manok, andyan yung baboy. Tapos ngayon, ito brother, saktong-sakto. Ito yung the best pagtanggal ng umay tuwing may handaan. Kasi lalo yung mga kinain natin. Yan, baboy or manok prito. Kadalasan dyan yung lasa ng may sarsang toyo or sarsang tomato paste. Tomato sauce, yan, tomato paste. Ito yung the best dyan. Opo. Okra. Solid. Oh, brother, kahit araw-araw ganito yung ulam ko, pwede ako. Lalo na sa kasi sa probinsya, no. Ganito lagi yung pagkain nila eh, yung parang pa gulay-gulay lang, plus gulay.
Lalo na sa Pangasinan, Bagoong. Pag may Bagoong ka, okay na. Mm, lalo yung probinsya namin, mga kabrothers, Pangasinan, ganito, Bagoong, okay na, Bagoong isda. May tinatawag silang yung may ano, may laman na isda. Ang tawag kasi doon? Padas. Padas, yun yung masarap. Tomatis. Ito yung pagkain bukid talaga. Kamusta yung Pasko niyo, mga ka-brother? Ay, oo. Ngayon, brother, mayaman na lang yung mga bata. Yung mga matanda, naubos yung pera. Kamusta yung mga ka-brother natin na pagkatapos ng Pasko, wala na natira. Ang malupit pa naman, pagkatapos ng Pasko, bayaran ng kuryente. Yung pa, brother, kasi isipin mo, matapos mong mamigay, ikaw naman yung walang pambayad ng kuryente. Or yun na pamaskuhan ng mga anak nila, kulang pa. Dadagdagan na. Naalala ko naman, brother, yung asan na pamasko mo, anak, kawakan ko muna. Alam mo yung ano na yan? Yung mga nanay dyan, yung mga nanay na iniingi yung aginaldo ng mga anak. Pero di pa tapos, ha? Kasi may aftershock pa yan. Kasi alam mo naman, yung mga hindi napunta ng mga ninong pagpasko, New Year. Malapit na. Yung sa akin, yung mga malalayo ko, brother, sinendang ko na lang ng GCash. Yun yung uso ngayon. GCash. Kanin pa, brother? Kanin, nabitin ako. Yung iba nga, advance na eh. Binibigay na agad yung GCash, wala pa man, brother. Ito yung GCash ko. Tapos, Merry Christmas. Nandun yung pa yung picture ng anak. Yun yung matindi. May QR code. Ako, sa totoo lang, mga ka-brother, yung Pasko, ang daming nabigyan, ang daming natin nabigyan. Kami mismo ni brother, walang nabili sa sarili. Oo. Alam mo yung gusto kong bumili ng sapatos, kaso di ko nagawa. Pero okay lang. Okay at least, lang masaya yung mga bata, di ba? Di lang bata, pati matatanda. Sarap. Solid. Ayan, no? Tilapia, kamatis, okra. Sarap. Juice muna tayo. Sarap. Yan o, kamatis. Ako, kinakain ko ito buo eh. Pero yan o, yung pinusit na kamatis. Inatdas, yon sa Kapampangan, inatdas yung kamatis. Sarap. Nakakamis talaga yung pagkain ganito. Dapat, meron itong kasamang buro. Kaso wala kami nakita ng buro. Pero okay na to. Sa sobrang pagkamis natin, nakadalawang kanin tayo, brother. Hindi ko alam anong tawag dito. Alam ko sa Visayas, tawag nila dito is ginamos or iba pa yung ginamos dito? Parang iba pa yun, brother. Parang alam ko, ano yun eh. Hindi ba ano yun? Parang yung mga hipon na maliliit. Alamang? Hindi, alam ko ang ginamos. Parang ganito na yung bagoong. Iba lang yung tawag. Sarap. Sarap, yeah. Tapos bagoong na may sili kamatis. Imagine nyo na lang. Sigurado yung mga ka-brother natin dyan, nalalasahan nila kung ano, kahit hindi nila imagine yun, nalalasahan nila. Alam nyo na, alam nyo na may lasa ng tilapia, okra. Sarap. Ito, sinave ko ito pang uli. Ulo. Oh. Sayang wala ng kanin, brother. Ano? Wala na. Last bite na to. Bagay ako, wala na rin kanin. Namiss lang namin kayo, mga brother, kaya nag-upload kami ngayon. Siguro, next upload natin is mga katapusan na. New Year, ganyan. Sarap ng ulo. Ito yung mga pagkaing nakakamiss sobra, mga ka-brother. Kung ako sa inyo, ano bang tawag doon? Ano yun? Yung pagkain na, let's say, nakakauma yung pagkain sa handa, tapos kinabukasan, yung walang term doon eh. Pero isa lang masasabi ko doon, di ba walang term doon? Parang ito yung parang parang nagka-crave, parang ganun? Hindi, parang
pampatanggal umay. Yan. Pwede. Pampatanggal umay sa mga okasyon na maraming karne, gulay, isda, bagoong. Grabe, sarap. Pero siguro mga ka-brother, hanggang dito na lang. Yung nga pala yung announcement natin na nanalo ng 5,000 sa lucky winners pa pala, natin. Ayun brother. I-announce natin yan mga ka-brother December 30. Oo. Hindi natin na-announce nung 23 kasi 24 kasi nga medyo naging busy tayo, pero ibibigay na lang namin siya sa December 30 at para at least yung nanalo magagamit pa pang gastos kung pang medianoche ganyan, 'di ba? At least para may pang New Year pa. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang support. Maraming salamat mga ka-brothers. Sobrang appreciate namin kayo. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.